Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang lahat ng government assets para mapabilis ang paghahatid ng tulong at rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Inatasan na rin ng Presidente ang Department of Energy at Department of Information and Communications Technology na madaliin ang aksyon upang maibalik ang supply ng kuryente at komunikasyon sa mga apektadong lugar. Ang Pangulo ay nagtungo sa Bohol at Cebu para personal na alamin ang sitwasyon sa probinsya. Bago magtungo sa dalawang probinsya, nagsagawa siya ng aerial inspection sa iba pang sinalanta ng bagyo. Nangako rin ang Chief Executive na maglalabas ng 2 bilyong pisong pondo para sa recovery efforts ng mga probinsyang matinding hinagupit ng UDE. Umapila rin ng Pangulo sa mga biktima ng bagyo na bigyan ng panahon ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na darating ang tulong sa kanila. Hiniling ni Manila Mayor Isko Moreno sa Insurance Commission na mapabilis ang pagproseso at pag-release ng insurance claim ng mga taong nasalanta ng bagyong Odette. Ito'y dahil sa maraming pamilya na nawala ng tirahan sa mga probinsyang dinaanan ng bagyo ang lumalapit sa mga insurance companies para humingi ng ayuda upang sila ay makabangon muli. Dagdag pa ni Moreno na ang panawagan sa Insurance Commission ay isa lamang paraan upang matulungan ang mga mamamayang nasalanta ng bagyo at nawalan ng ari-arian. Iginiit pa ni Moreno na malaking bagay ang tulong na maibibigay sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at pagkakakitaan upang sila ay makabangon lalo na sa panahon ng Pasko. Naglabas na rin ng ayudang 1,000,000 piso ang Konseho ng Maynila para sa mga biktima ng bagyo at 1,000,000 piso pa mula sa donasyon mula sa ilang grupo. Hiniling din ni Moreno sa Philippine Crop Insurance Corporation na agarang magbigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na nawalan ng pangkabuhayan. Sinibak na ni PNP Chief Leonardo Carlos ang hepe ng Taguig City Police Substation 1 matapos masangkot ang 4 na tauhan nito sa 30 million pesos na robbery sa Pasig City. Inalis si Major Nimrom Balhemino Jr., commander ng Taguig Police Substation 1 upang hindi maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon sa kaso. Kasabay nito, iniutos ng PNP Chief na imbestigahan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 4 na pulis na sangkot sa krimen na sina Staff Sergeant Jason Bartolome, Patrolman Kirk Joshua Almohera, Corporals Merrick De Solok at Christian Jerome Reyes. Ang 4 na pulis kasama ang 1 sibilyan ang sangkot sa pagnanakaw sa bahay ng 1 Japanese at misis nitong Pinay sa Barangay Capitolio, Pasig City at tinangay ang tinatayang nasa 30 milyong piso at mga gadget. Higit 8 milyong pisong cash lamang nabawi mula sa mga suspect. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.